Yo mga idol, kapapasok lamang na balita update ito para sa Lakers. Kung kahapon ay pinag-usapan natin si Kyle Kuzma about sa future niya at nabanggit ko na maaaring ipamigay siya ng Lakers at nasabi ko na pwedeng puntahan ng Lakers ang Detroit Pistons. Ito na nga, si Derrick Rose ay may rumor na ngayon na kukunin daw siya ng Lakers. At idagdag na natin sa bandang dulo ng video, sa Pilipinas naman ay mayroong nilalakad na bagong naturalized player. Importante yan dahil ang alam ko si Justin Brownlee na. Pero meron na namang bagong nilalakad para sa Gilas National Team. Saglit nating pag-usapan yan mga idol at sana samahan nyo ako hanggang sa dulo ng video mga idol at baka ikaw pa ang manalo. Pero bago yan, para sa dati ng subscribers, pakibisita po ang ating channel sa video section para po sa dati na nating mga video. At baka po nagawa ko na ang mga request video ninyo para sa mga nagre-request ng 10 bagay video tungkol sa paborito mong players. At sa mga bago pa lamang, iniimbitahan kitang mag-subscribe at pindutin mo na ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga latest upload natin. Nabalita nga ngayon mga idol, kahapon ito sa Amerika, sa NBC Sports at ngayon lamang dito sa atin sa Pilipinas, ang tungkol kay Derrick Rose. Nasa balita na gusto ng Lakers ngayon si Derrick Rose at isang dating NBA MVP at isang explosive point guard. Ang tanong, bakit nila ito gagawin? Maaari nga kayang mangyari na makuha nila si D-Rose at may paraan ba para makuha nila si D-Rose? Dahil baka mahal ang kontrata ni D-Rose sa Detroit at dahil diyan sinilip natin ang kontrata ni D-Rose mga idol. Mayroon lamang siyang 2 taong kontrata sa Detroit Pistons at sa susunod na taon ang huli niyang kontrata na aabot sa halagang $7.6 million. Kapag hindi ipinamigay ng Detroit si D-Rose, mawawala na sila ng pakinabang sa trade. Oras na dumating sa unrestricted free agent si D-Rose. Kaya dapat ngayon pa lamang ay nag-iisip na ang Detroit Pistons. So ibig sabihin mga idol, pwedeng matrade si D-Rose at ipamigay ng Detroit Pistons. At kung kapalit naman ang pag-uusapan, maraming piyesa ang Lakers. Una na nga diyan ang mga free agent ng Lakers. Sila RAJON Rondo at Kentavious Caldwell-Pope. Maaari namang isama sila Avery Bradley at JaVale McGee. Ngayon mga idol, babagay ba ang style of play ni D-Rose sa Lakers? Sa style of play ni D-Rose ay isang explosive point guard. At kung tuluyang aalis si RAJON Rondo, maaaring kunin ng Lakers si D-Rose na isa ring point guard. Alam ko magkaiba ang laro nilang dalawa pero sa tingin ko mas aangat ang Lakers kung makukuha nila si D-Rose. Dahil 18 points per game ang average ni D-Rose last season. Kumpara naman sa 7.1 ni RAJON Rondo. Halos pareho lamang silang dalawa pagdating sa assist per game. Pero hindi hamak na mas malaki ang kontrata ni Derrick Rose kumpara naman kay RAJON Rondo. Ang tanong pa mga idol, papayag ba ang Detroit Pistons? Dahil alam naman natin sa dalawang team dapat nagtetrade ay payag pareho. At sa parte ng Detroit Pistons, sila ay nasa rebuilding process ngayon. At gusto nila ng mga batang player na makakukuha sila sa picks o kaya naman sa trade. Samantalang ang Lakers naman ay mayroon na lamang limited assets. Pagdating sa mga bata ay naibigay na nila para makuha lamang si Davis. Kung may plano silang ipamigay talaga si Kyle Kuzma o kaya si The Real Goat Alex Caruso, kailangan nilang magdesisyon na kaagad para malaman ng ibang koponan. Dahil kung may balak ang Lakers sa long term nila kay Kuzma at Caruso, hindi ko nakikitang ibibigay ng Lakers ang dalawa kapalit lamang ni D-Rose. Sa kampo pa rin ng Lakers, dapat makuha na nila agad ngayon si Derrick Rose
dahil hindi bumabata ang mga NBA players. Tumatanda pa nga dahil 32 na ngayon si Derrick Rose. At kapag hinintay pa ng Lakers na maging free agent si Derrick Rose, yan ay sa susunod na taon pa. At sa 2021-2022 na ang huling kontrata ni LBJ sa Lakers. Panahon na lamang ang makapagsasabi sa desisyon ng Lakers. Samantala, sa ibang balita naman mga idol, ang Pilipinas naman ay mayroong nilalakad na bagong naturalized player. Ang balita natin ay si Justin Brownlee ang nilalakad. Pero ngayon mayroon pang isa, si Ads Kowame, isang Ivorian slotman at 20 years old. Isang 6'10" mga idol, at gusto din pala niyang maging isang naturalized player. At umaasa siyang maging parte ng Gilas Pilipinas in the near future. Kamakailan lamang ang samahan ng basketball ng Pilipinas o SBP, si Vice Chairman at Atepolo 1st District Representative Mr. Roby Puno ay nagpasa ng House Bill No. 5951. Ito ay para maging Filipino citizen na si Ange Kwame. Kapag nagkataon, 3 na ang magiging naturalized ng Pilipinas. Matatandaan na si Ginebra resident import Justin Brownlee at San Miguel Chris McCollum ay nilalakad na rin ang papel para maging Filipino citizenship. Yon mga idol, D. Rose sa Lakers, ano ang masasabi mo? Sunggaban nga kaya ng Lakers o pass muna? Maaring si D. Rose o CP3 o mas higit pa isang superstar? I-comment mo yan agad sa ibaba at sana nag-subscribe ka na at pakilike na rin ang ating video kung nagustuhan mo. Yon mga idol, 300,000 subscribers na tayo. Kampihan na! Sana nagustuhan nyo ang video natin for today. Kung gusto nyo ng mga ganitong klase ng video, make sure nyo lamang na nag-subscribe ka at pinindot mo ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga latest upload natin. At baka ikaw pa ang mabunot sa ating ginaganap na 300,000 subscribers giveaway. At pakilike na ang ating video para sa pagsuporta at matulungan pa lumago ang ating channel. At kung meron kang bagay na gustong gawa natin ng video basta tungkol sa basketball, pag-comment mo na lamang yan sa ibaba at aking pong babasahin yan isa-isa at pipilitin natin bigyan ng panahon. Hanggang sa muli mga idol, salamat po. Yow mga idol, iniimbitahan kitang sumali sa ating 300,000 subscribers giveaway. This time, 5 lucky subscribers ang mananalo. 3 cellphone load worth of 300, isang Molten basketball at isang brand new basketball shoes. Original po yan. Kung dati ka ng subscribers ay kasali ka na. At para naman sa mga hindi pa subscriber, mag-subscribe lamang at mag-post ng video ng channel na ito sa inyong Facebook wall. At pindutin ang notification bell. All right na! Kasali ka na!